usapin talaga natin ay cooking with a twist. Yes. So ang next ay dahon na sili. Anong tawag sa gulay na yan kung alam mo? Manggang galabaw. Nakakaawa naman yung manok natin, ang payat eh. Parang di napakain ng ano eh, nabubuhay po siya. Ang pango, no? Kamusta kayo? Ngayon naman eh, ibang content naman ang gagawin namin. Mag-hi muna, Lexa! Hi! So, may commercial break lang tayo. Nag-hi lang si Lexa. Pero ang gagawin talaga natin ay cooking with a twist. Yes. Dahil syempre alam naman natin si Ronnie kasi magaling talaga magluto. Hindi talaga siya nagluluto. Hindi naman talaga. Kumbaga, konti lang yung mga alam mo talaga. Pritong hotdog, hindi nga eh. Pancit. Oo, mga ganyan. Minsan nga, nasusunog ko eh. Minsan kasama pa yung plastic, magluto eh. Hindi, ang gagawin namin ngayon ay magluluto tayo ng tinola. Dahil syempre, ang tinola ay napakasustansyong pagkain. Alam natin yan. At saktong-sakto siya sa panahon ngayon kasi diba, tag-ulan ngayon. Tama. Diba? So magluluto tayo ng paborito nating tinola. With a twist. Paano? Twist. Ay, ganun pala yung twist. Oh, TikTok. Okay. Okay. Ang twist pala. Challenge. Sorry po, Direk. Ang twist natin ay ako, yung kamay ko nakatago lang. Tapos si Ronnie ang magiging kamay ko. Diba? Siya ang magbabalat, maghihimay niya lahat. Siya magluluto. Ako lang ang boses. Sige. Game? Okay, maghihimay yun. Shoot naman na ito. Kailangan pala lagay ganito sa vlog, no? Ay, yung malunggay, hihimay mo. Asan yung manok ito? Ayan. Malunggay. Alam mo ba tamang paghimay na ito? Paano? Dito ba ilalagay? Mm-mm, dyan. Hawakan mo tong dulo na to. Tapos... Ayan. Nagugas ka ba ng kamay mo? Okay, syempre. Okay. Syempre kailangan, pag nagluluto, malinis ng kamay. Parang buong-buo pa yung mga diba? Ano, malunggay mo ah. Pinitas lang natin to sa labas. Yes, di ba? Yan ang maganda pag meron kang tanin. Mamimitas-mitas ka lang dyan. Okay. Ano yan? So, ang next ay dahon na sili. Dahon na sili, asan? Ayan, ito. Ayan. Anong gagawin ko dito? Paano? Tatanggalin mo lang din yung mga dahon, tapos ilalagay mo dyan. Ayan. What? Hindi dyan sa labas. Ayan. Ayan, tatanggalin mo lang yan. Parang masarap-sarap nga ng pwesto mo dyan eh. Ay, masarap. Parang kang nag-enjoy nga dyan eh. Paano mo nalaman? Yan, okay na yan, okay na yan. Tapos ito, itong luya. Kunin mo yung luya. Tapos... Tapos... Go, balatan mo siya. Hindi ganyan! Oh my God! Hindi ganyan! Paano? Kakayudin mo siya. Hindi ganyan! Ayan, parang ganyan. Sige, kung yan ang style mo. Ayan, ganyan. Ay, pabaliktad yung kutsara. Ayan, yun, nadali mo, sir. Ha, parang buo lang pala ito. Oo, kakayudin mo siya ng ganyan. Ayan. Dapat kasi binibili ng kayod to eh. Meron naman, kaya lang mas mahal na yun, syempre. Kasi may labor na kasama. Ayan, go back, kain mo yan. Game. Tapos, tanahiwa. Ah, yung nakikita ko. Ganito. Oo, yung nakikita mo. Ayan. Oh, galing ah. Kapalan mo konti. Ay, dumidikit ah. Ikaw ah, sasadya ko ah. Uy. Go. Ano sinasabi mo, be, uy? Ayan. Ano yan? Pag-iisipan ko kung kakain ako nito ah. Gusto mo pa magluto ng ganito?
pwede naman kung hindi tayo nakaganito. Gaw, balatan mo na siya. Ayun na pang balat ulit. Yung pang balat ulit. Wait lang. Sakit ng ano ko, be. Yung ano balakang ko. Ha? Sakit ng balakang ko. Ang pahinga muna. Hindi. Mapahinga pa. Ah, papa. Ang galing ha. Ang nalunong. Anong tawag sa gulay na yan kung alam mo? Hindi naman sa mga nang ganyan. Baka mabash pa tayo pag hindi ko alam to eh. Hindi. Para lang ano. Ano nga? Anong tawag dyan tingin mo? Anong tawag dito? Anong gulay yan? Manggang galabaw. Kapatid lang sa'yo, kuya. Sa'yo, kuya. Sayote, sayote. Sayote ba ko? Hindi mo alam. Hindi abong niya kanina sa akin. Hindi mo din pala alam. So, nanguhula tayo ng niluluto ngayon. Hindi, akala mo kasi papaya. O, paano ang slice neta? Yan, nasa di mo sa gitna. Ayan. So, ayan. Okay. Puno mo yung sibuyas tsaka bawang. Akala mo tapos na. Eh? Ito. Yan. Tsaka bawang. Bawang. Yan. So, mag-iwa tayo. Ito. Pagupitin sa dulo. Ay, ito. Yan. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Hammer. Ganyan. Yan. Sige, lagay mo na yun doon. Kasama na ang bawang. Huwag mo paghalo eh! Maghahalo din yan eh, pagka naglagay tayo ng tubig dyan, diba? Ano naman? Ano ba to? Oh. Sige, okay na. Maglinis ka na muna. Malinis muna to. Okay. 1, 2, 3. Go! Charing! Wow! Linis na! Talaga na ng iba ang power. May magic. Ang una natin gagawin ay papainitin natin muna ang pan. Yan. Lagay mo na siya na... mantika. Oops! Oops! Pagkatapos niyan... ilalagay ang manok. Bawang muna! Ah, bawang, bawang. Okay, bawang. Di ba, pinagsama mo kasi ang bawang. Haluin mo naman yung nagang bawang. Haluin ang... haluin ang... uy! Haluin ang mabuti. Haluin ang mabuti. Hanggang matusta ang bawang. Hanggang lumasa na yung bawang sa mantika. Tama. Di mo na ilagay ang sibuyas dahil... pwede na natin ilagay sibuyas dahil nasunog na yung sibuyas. Yung bawang? Hindi naman. Golden brown na siya. Yan. So, di mo na rin. Di mo na rin. Yan. Kamu madali. Hindi kasi baka dumikit. Tapos, hahatuin mo lang siya. Hahaluin mo lang siya hanggang sa makita mong medyo lumalambot na yung sibuyas. At ang susunod natin ilalagay dyan ay ang luya. Ayan. Luya. Pampa. Lasa yan sa, ano, sa tinola. Yan talaga yung, dapat nga mas madami pa dyan eh. Tanggalan sa. Oo, tanggalan sa. Tsaka healthy rin ang luya sa lalamunan. Diba? Depende naman sa inyo kung gaano kadaming luya yung gusto nyo ilagay. Kung mas gusto nyo, kasi pampaanghang din yan eh. Okay, pwede na yan kasi ilagay mo na yung manok. Yan. Yan. Mmm, sarap. Tapos, leave it ng mga 2 to 3 minutes. Ganyan lang siya para maluto yung mga balat. Huwag mo na halu-haluin. Hanggang mag-golden brown. Fried chicken na yun. Sana nag-fried chicken na lang tayo pag golden brown. Hindi, parang hanggang sa ano siya. Yung makita mo yung balat niya nagba-brown-brown na. Diba? Ang gagawin natin ay babaliktarin mo yung mga manok para yung kabilang part naman yung maluto. Ayan. Ayan o, nagba-brown-brown na siya. Sarap. Naamoy ko na. May tinolan na siya. Nakakaawa naman yung manok natin. Ang payat eh. Parang hindi napakain ng ano eh. Nabuburin ko siya. Ayan. Ayan. Ikat mo siya. Ayan. Hintayin lang natin siya ulit ng mga 2 to 3 minutes. Siyempre tayo, meron tayo kanya-kanyang way ng pagluluto ng tinola. Ito yung sa amin. Kaya, lagyan mo na ng tubig kasi dumidikit na yung ano. Ayan. Lalagyan mo siya ng tubig. Yung hanggang sa lulubog lang yung tinola. Sige. Ay, yung tinola tuloy. Yung manok. Hanggang sa lulubog lang. Sige pa. Okay na yan.
Tapos tatakpan natin yan kasi papahuluan natin siya. Tahimik mo ah! Ang tahimik ng kamay ko ah! Seryoso na! A few moments later. Okay, kumukulo na siya ngayon. Buksan na natin. Ayan! Tatanggalin mo yung mga nasa ibabaw na yan ngayon. Baya gamit itong... Ayan, gamit yung ano na yan. Kutsarang malaki. Huwag masyado yung mga ibabaw lang, be. Yun, yan oh. Yan, syempre kailangan natin siyang tanggalin. Ayan yung mga namuong mga... Ano bang tawag dyan? Mga sebo ba yan? Or... Sebo! Mantika, may kasama mantika yan. At parang may mga taba-taba din yan, oh. Ng manok. Tsaka yung dumi... Taba-taba ng manok. Yung dumi ng manok, ayan yun. Ganon? Oo. Oh. Hanggang sa maging clear na yung sabaw niya. Siyempre kailangan gusto natin yung tinola natin, yung masarap sa mata din. Tama. Kaya kailangan nating tanggalin yan. Sige. Lagay mo yung sili. Ilan? Dalawa lang. Kasi gusto natin yung maanghang eh. Ganyan. Yan, lalagay mo yung sili. Tapos tanggal-tanggalin mo pa rin yung mga nakikita mong umaangat. Lagay mo na yung, ang tawag dyan, chicken broth. Sige lang. Salita ka lang. Hindi, sabi mo, maninig ako eh. Lang? Hindi, napipikon ako. Ano naman? Haluin mo lang pa hanggang sa matunog yung chicken broth na nilagay natin. Tapos ako talaga, ang gagawin ko, pag ganyan na, di ba? Kasi sa nakikita nyo, yung manok niyan, luto na yan eh. Kailangan nating ilagay dyan na sunod ay itong sayaw tea. Wait lang, hinahanap ko kung natunaw na yun. Pero sigurado ako tunaw na yan. Lalagay natin itong sayaw. Lahat? Eh, lahat. Pero pwede rin kayo gumamit ng papaya dyan. Ayan, papalambutin lang natin siya siguro mga 10 minutes hanggang sa lumambot yung sayote. Ayan, tatakpan muna natin siya ulit hanggang sa lumambot ang sayote nga. Kumukulo na siya, okay? Ibig sabihin yan ay malambot na ang ating sayote. Gusto mo na ba? Bakit? Tanggal na siya. Joke lang yung tao. Okay, ayun, nakikita mo, nag-green na yung paligid niya. Tapos, ano after natin? Niyan, ay titimplahan na natin siya. Haluin mo muna ulit. Ayan. Haluin. Ayan. Ang pango, no? So, ibig sabihin, pag nagluluto, huwag kita pungsod. Ang sakit! Sorry. Tingnan mo yung palabas na yung ano, sili. Eh, buhay pa eh. Ma- Dandaan lang, be. Oo, yun yung mag-react mo. Hindi, ayun na pumu- ang pula, oh. So? Aww. Tsaka nakita niyang kakakulo lang eh, no? Yung kakakulo lang, biglang pinatansigan mo. Titingnan natin kung luto na. Ano? Uy. Malambot na. Malambot na? Okay. Sige, titimplahan na natin yan. Okay. Asin, pang timpla. Tatansyahin mo lang yung asin talaga. Pero syempre sa atin, ayaw na namin yung masyadong maalat. Kasi nilagyan na natin ang chicken broth. Yan, okay na yan. Oh. Yan. Okay. Oh! Tapos haluin natin siya. Tapos kukuha pala tayo ng patis. Siyempre kailangan natin ng fish sauce. Yes. Buksan mo. Tapos kunin mo yung kutsara. Huwag mo pupunuin yan ah. As in, tansyahan lang. Oh! Sige, yan muna, yan muna. Sige. Konti pa, konti pa. Ganun lang din. Yan. Tapos haluin mo. Yan. Tapos titikman mo na. Namoy mo yun? Mmm, amoy patis. Yan, titignan na. Naku po, nakakatakot pag ako natapunan. Ano? Panalo? Panalo. Palagay mo na dyan. After nyan, ilalagay mo na yung mga natirang gulay. Ayan, lagay mo na. Tsaka isa. Mga pala paminta. Yan. Buhos mo na yan. Yan. Tapos haluin mo siya.
Kasi malapit na yun talaga, luto na talaga siya. Kasi ang mga dahon, pwede na nga natin patayin yung apoy kung tutuusin kasi luto na siya. Tapos, lagyan natin ng konting-konting paminta. Ayun yung paminta nasa, yan. Pipiliin mo lang yung drog-drog. Yan, huwag ka maglalagay ng po. Yan. Ayan, luto na siya. Tikman mo na. Tikman mo nung may nilagyan natin ng mga dahon-dahon. Tapos pwede mo na rin patayin yung apoy. Ang daming pinapagawa eh, no? Ayan, dito naman na siya. Katakot ako. Ako din, ako din, ako din. Sarap? Sarap, masarap. Okay, luto na siya. Kailangan na natin siyang patayin ng apoy. Patayin na natin ng apoy. At takpan. At takpan. Tcharan! Okay na, we're done. Login fest. Tignan na natin, sundukan mo na ako. Sige, sige, sige. Titignan natin ng tinola alaroni. Ayan lang? Okay na yan. Tignan lang natin. At saka lunch na to, hindi pa ako makain. Ayan, titikman natin ang sabaw. Yan ang tamang pagkain ng tinola. Nililunod ang ano sa sabaw. Ay, naku ba yung sili? Tapos, sayote. Tignan niyo si Ronnie kung paano kumain ng tinola, guys. Oo, okay. Tignan niyo. Kung ano bukunin niyo. Oh! Honey? Honey? Ay! Hindi, di ba kumakain ka na ng gulay? Hindi naman masyado. Sige. Oh. Tikman natin. Kamusta naman yung experience mo sa pagluluto ng tinola? Sumakit likod ko? Bakit dahil sa challenge? Ang tigas ng buto. May buto bang malambot? Oh my God. Malambot. Fairness, ang sarap. Malambot na yung sayot. Malambot yung manok. Kaya sa mga, di ba, mga kabataan na kasing edad natin dyan, pwede nyong lutuan yung magulang nyo. Di ba, nakita nyo naman kung gano'n lang siya kasimple. Para naman at least bawas na sa gawain ng ni nanay, ni mama, di ba? Tama. Tsaka ang sarap magluto. Para siya, para sa akin at therapy din siya. Yung hindi ka nag-iisip, iniisip mo lang yung lulutuin mo, di ba? Ikaw nag-iisip-isip ka ba talaga? Di ba wala? Parang wala ang inisip na problema. Ingredients lang. Mm. Congrats dahil nakapagluto ka na ng tinola. Kayo naman titikim. Paano natitikman? Hindi, yung mga nasa likod. Oo. Hindi, yung mga nasa bahay, pwede nyo gawin yung recipe na ginawa namin. At least, matitikman nyo kung anong lasa ng kinakain namin. Masarap siya, promise. Hindi naman ako nag-ano. Hindi to budol, guys. Budol talaga. Masarap siya. Thank you. Thank you so much. Thank you for watching, guys. Kain na kami. Bye-bye.